Sa wakas ay tumila din ang ulan dito sa Bicol kaya nagpa siya ang tribong Manindi na pumunta sa dagat. Dahil malaki-laki ang hibas ngayon, napakaputik sa daanan kaya sa gilid dumaraan sila Nanay Dilya, Ami at Sunya, dala ang panungkit at panali sa alimangong mahuhuli nila. Samantalang nakapaan naman si Ate Grace para hindi siya madulas dahil daladala niya ang kanyang 1-year-old na baby. Oops! Ayan na nga, muntik nang madulas si Ate Grace. Kaya ito namang si Ate Michelle ay nilabit na rin ang kanyang chinelas. Malayo-layo yung lakaran din ito kaya halos tumatakbo kami para abutan ang hibas ng dagat. Kasama din namin si Kuya Lito. Sa dulo ng videong ito ay bibigyan natin siya ng binhi ng tilapia at feeds para doon sa fish pan na ginawa niya. Maya-maya pa, isang bundok na pala ang natawid namin. Kaya pagkalipas ng halos isang oras na mabilis ang paglalakad ay nagpahinga rin kami. Pero habang nagpapahinga ay naghanap na ng bugitis ang mga kabataang kasama namin sa ilalim ng buhangin. Napakasarap nito at malinamnam. Kawan, habang dumataas pa yung dagat, tayo pa. Kaya di pa nakakalap ng alimango. Ito muna yung hinahanap nila ngayon. Anong tawag dito, Bibi? Bugitis. Yun. Ah, bugitis mga kawal do. Ngayon, marami na ako si Rika. Yan, ito. Masarap itong ano, mga kawal, sabawan. At pagkatapos magpahinga ng sandali ay tinungo na namin ng bakawan. Napagod na yata ang apo ni Kuya Lito kaya isinakay niya na ito sa kanyang balikat. Pagdating na nga sa bakawan ay iniwan na ni Ate Michelle ang kanyang baby at naghanap na ng alimango. Salasalabid ang sanga at ugat ng bakawan kaya napakahirap ng paglalakad at pagtawid dito. Pagdadaan ka dito mga kawan, bukod sa dalawang paa, dapat gamit mo rin yung dalawang kamay mo. Gayunpaman ay hindi hadlang ang salasalabid ng bakawan para hindi kami makahanap ng alimango. Ang una na nga naming tinungo ay ang nabubulok na batang na ito sa gitna ng bakawan dahil dito madalas magtago ang mga alimango. Oh, kanina ka pa. Ikaw lang pala yan. Tako ah. Pagod si ate. At habang tinatalian ni Nanay Dilya ang unang alimangong nahuli namin, ay nagpatuloy sa paghahanap ang kasama namin. Maya-maya pa ay dalawang alimango ulit ang nakita ni Kuya Lito. Dalawa, nag-iisa mga kawal. Tulog pa. Walang kamalay-malay oh. Wala. Ayun oh. Sorry lang eh. Giant eh. Kadaan ah, malapit kayo. Magkatabi lang ah. Ayun dito, pati. Kaya na. Mga ilang kilo po kuya? Parang mapuno po yung sako ha. Sako. Walang kamalay-malay. Mas malaki pa yung isa, no? Yung una. Kuya, babae, lalaki. Babae. Tawagin na siya yung bakla. Bakla? Mm-hmm. Ah, baklang alimango. Itong maliit. Malaki siya, babae. Babae. Yan pala ay bakla. Sa? Ah, laki din yun, no? Ilinisan ko nito eh. Mayroon pang bangkot yun. Ayun, mayroon pala dito mga kawal. Ah, laki. Grabe. Grabe, laki mga kawal. Ay, no. Tulog-tulog na. Grabe. Laki mga kawal. Grabe. Lapas. Ah, tamis ako. Sipit pa lang yung ulam na.
Sabi mga ka-old. Ah, lalaki. Lalaki ito. Yung isa ay bakla. Maya-maya pa ay nakahanap uli ng alimango si Kuya Lito. Ito ang panglima at pinakamalaking alimango sa nahuli ng grupo. Lito. Oh, laki. Oh, oh. Wow. Dagko alimango. Dagko alimango kon. Ako wow. Laki mga ka-wild. Putulan nadihiri natin yan. Ano yun? Ano yun? Ka to. Hindi yan, maganda. Ito na natin yung kapusin sa tayingahan. Walang butunukan nito. Ay, nga ito mahirap. Baka kung tutulan tayo ng dariri nito. Sigurado. Ah, talaga. Uy, marisip. Yung anak ko dyan yung nakakuha ng mag-asawa. Laki. Wow. Laki mga kawed. Woo! Laki. Lagit siyang tangkal. Doon daw po natalian sa labas at maputik dito. Malang. Tiyak? Laki. Laki. Jackpot. Grabe yung aha. Isang kilo. Laki. Yung mga kawad. Yung laki na dito. Ganito kalaki yung mga kawad. Yun. Grabe. Ano? Bigit isang kilo. Grabe eh. Dapat oh. Yung mga kawad, yung braso niya oh. Kasi laki ng bata. Braso ng bata oh. Naubusan ata ng kanin yan. Ayun na. Ayos. Oh. Ah, grabe. Dalawang kamay ang lapad. Malaki pa sa mukha ko. Grabe yan. Oh. Jackpot. Sabi mga kawal, ayan o, isang kilo, isang piraso o, laki, mas malaki siya sa actual mga kawal, ayan, ngayon lang ako nakita ng gato, ito na yung pinakamalaki na nakita ko, simula nung sumama ako sa tribo sa pag-aalimango, baka sunod, nakapagsama ulit natin sa mga iba pa kataon, baka mas malaki pa dito ulit, palaki ng palaki. Sa maikling oras lang ay anim na ang nahuling alimango ng grupo. At dahil tanghali na ay nagpasya na kaming lumabas sa bakawan upang mananghalian. Inihaw namin ang ilang maliliit na alimasag na nahuli para pagsalusaluhan. Sa kabukiran minsan kami ay namasyal. Sama ko ang aking barkada. Sa isang kubo doon kami ay lumugar. At kami masayang saya.
natin mga kawal yung mga nahuli nila ngayon po. Ah, grabe oh. Ito yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki. Sabi, may gitsang kilo. May gitsang kilo. Ito po yung iba. Ito yung sumunod. Wow, malaki. Wow, dami na pala nahuli ano? Dami na oh. Bukod pa po ito sa nahuli ng mga babaeng kasama namin, may mga nahuli din po yung mga babae. Lima. Eh Kuya Nur, lito lang po ito mga kawal. Yung damang ito. At yung mga kasama po namin ito pa. Siguro, nagit sampo na kasama namin ngayon na Maridi. Sila sila ng alimango. At ito yung nahuli ni Kuya Nur lito. Ito pinakamalaki. Kaya nyo kung sandangkal. Yan po yung nahuli ng mga babae. Mga babae naman. Ang babaeng Maridi. Tulad ng sipit. Ito yung putulad ng sipit. Ayan yung nahuli sa bata. Tapos mga kalimata, mga kawain. Nahuli violet. Tapos lang nahuli ng gato. Ganda ng kulay. Ang glase. Ang kulay violet. Ang glase. Kulay pula ang mata. Ang bukon. Siya ang bukon. At patot. Kaya yung mapait. Kaya nga huli po nila ay dalawa, tatlo dito na si po ay lima. Lima. Walo. Walo. Walong walo. Kasag o alibago, makawad. Ang laki. Good size. Ang pinakamalaki mo. Ah. Ayan mo ba? Ah, ah. Yan. Nakita mo na yung ate. Sabi o. Monster. Monster. Monster crab. Monster. Ano sa po? May pagkain na. Ano po? Ito. Ah, nara. Isa boy. Yung mas malakas yun. Ito mga kawal, yung fish pond ni Kuya Joel. At ito naman yung fish pond ni Kuya Raul. Na nilagyan din natin ng binhiyan. Nalaki na oh. Yun. Nalaki na. Grabe oh. Bilis lang. Sino mo yung tilapia? Ang dami, lalaki na oh. Lalaki na mga kawal. At pagkatapos, si Kuya Norlitz po ay gumawa din ng fish pond mga kawal. Ito. Yan. Ito naman yung lalagyan natin ng tilapia ngayon. At meron din tayong dalang, ayun, binubuhat na. Isa-isa akong feeds. Para kay Kuya, ano. Wala, malabo na, hindi kayo malaso. Yan mga kawal. Ito naman yung fish pond ni Kuya Norlito. Yan. Ito yung ginawa niya. Ayan po si Kuya Joel, yung fish pond niya. Tapos yung fish pond ni Kuya Raul. Lalaki na ng tilapia, bilis lang. Yeah, ito naman yung lalagyan natin ngayon. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Yun mga kawal, mayroong ano, Binduro Frog, yun. Kumakain niya ng mga binhi ng tilapia. Kaya aalisin ni Kuya. Yun. Hindi pa makawala ah. Yan, si Kuya ano. Mabalik-balik naman din yan. Kawal, bibitawan natin yung mga binhi, yung mga tilapia.
Maraming salamat kay Kuya Ron Rivera. Yan, napakalaking tulong ito sa pamilya ni Kuya Nur dito. Diba tayo nagbinhi sa kanang sasakong pits? Yung mga kawad, maglalagay na si Kuya Nur dito ng ano, bakod para hindi paglaruan ng mga bata. Yung nagpapasalamat dun sa nagbigay ng semilya, kahit papano, kahit di makakuha ng alimano, may inaasahan na may makukuha na yung kahit isda. Matagal ko nito ang pinapangarap na magkaroon din ng laman itong ispang ko. Yun lang, maraming salamat sa kaya sa inyo po. Maraming salamat po sa inyo. Kaya, salamat din po kaya. Salamat sa kasipagan mo. Sabot si Kuya sa pinakamasipag dito sa tribo. Marami po itong talent si Kuya. Handicraft po ito, handicraft. So yan po yung una namin dilakan ng binhi ng liog. Na nagtanim doon sa kinabasan ng kaingin. Salamat po kay Ron Rivera. Salamat si Ron. Salamat po. Salamat po. Kaway po kayo. Sabay-sabay kayo, boy. Salamat po, sir. Thank you.